Let it be signed today instead of tomorrow. Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Wala na mo. Ano eh, ngayon ah. Lulo mo. Ayos. May I help you? The oath has been administered, sir. Okay, thank you, Comsec. Please proceed, Congressman Bong Teves. According po kay former Senator Trillanes, sinabi po niya na piki ang war on drugs nung panahong administrasyon ni former President Duterte. May ask to former Senator, bakit po niyo sinabi na piki ang war on drugs? Ang statement po na yon na peke po ang war on drugs ni Duterte nung nakarang administrasyon, ito po ay bunga nung nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila De Lima at dun sa aming sariling pagkalap na impormasyon at base na rin dito po sa testimonya, Mr. Chairman, ni Arturo Lascaña sa ICC na naisumitin niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadcom. At doon po doon sa kanyang video, sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs. Kaya nga siya na-mention po na siya ang Lord of all drug lords. Ito po ay sinabi niya na mga kasabwat ni Duterte ay sina Michael Young, Charlie Tan, Sammy Uy. At ito po, si Michael Young ay ayon mismo sa report ni Colonel Acerto, na dating deputy director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police, sinumitin niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Young. Dito naman po, dun sa sinasabi niyo po, Mr. Chairman, na si Jimmy Guba na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si Michael Young ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay nakalap namin. Pero ngayon po, kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita na mga deposito sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. At kung papayagan po, Your Honor, meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail, dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. How many minutes will be your presentation? Five slides lang po ito. Pero I will focus on the last slide lang ho. Sige, Mr. Chairman. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang... sige, dun po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, ano po tayo? Kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito.
So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan, ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro noong mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang magagawain. Kaya may physical na checks, no? Pero after that, ano na, ang mga deposito diretso na sa account. So wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nag-dividendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang dalawang checking in-cash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung na-cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-cash, no? Tapos, itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konte pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Young, Sammy Uy, at Charlie Tan. So, kaya po, nung sa Davao pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, ano, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit na mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga
involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po, lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Young kahit na may report itong si Colonel Acierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Young, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Young, Charlie Tan at Sammy Uy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after 2022 si Michael Young. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Mr. Chair. Yeah, please proceed, Congressman Tevez. May I ask the former President kung alam niyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paolo Duterte, Attorney Mans Carpio for drug smuggling? Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi talaga, hindi ko pipigilan yan. Kung anak man, kung totoo. Ngayon, yung na-reason dito ni kukilala itong taong to, forgot his name. Your Honor, if there is an iota of truth, iota lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng records. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks or summon to my waiver. Kung may totoo lang baski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver. All banks, pati yung World Bank ng Amerika, kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. Chairman. May I know... Mr. Chairman. Sir. Madali ah. Congressman Paduano, sige, you and then Congressman Tevez, and then I will allow you, Senator Trillanes, after the two members have spoken. Yes, Congressman Paduano. Thank you, Chairman, with the indulgence of Congressman Tevez. Ganito lang po, because Senator Trillanes presented so dung yung mga bank accounts. May I ask this good former senator, how did you acquire these documents, bank documents? Nung campaign po nung 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tignan. So kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po, yun pong nandoon, iba't ibang accounts. Then, chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos, totoo nga, legitimate po. Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo
ni Duterte na totoo daw kasi una, dinidenay po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya. No? Tapos, hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same dare na sinasabi niya ngayon, o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver. Ang nilabas niya, special power of attorney, na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni ay ni oy, wala na po nangyari doon. Kaya ito po, inadmit niya na yan, mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan, no? And let me just comment a bit, Mr. Chairman. Kasi yung sinasabi niya, in relation dun sa case na pinail ko kay Pulong tsaka kay Manscarpio, sabi niya, edi i-file daw sa korte at harapin nila. Pero yung mga libo-libong mga pinagpapatay never got that privilege of the due process. Pagka wala ka sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka. Kailangan mag-file sa korte. Pero pagkakaribal ka at ordinaryong Pilipino ka, tutumba ka. Yun lang po, Mr. Chairman. Man, can I have my follow-up question? You have the floor, Congressman Paduano. Senator, former Senator Trinas testified that that document was not acquired legally. It was just given to him. And with that, Mr. Chairman, though he might appreciate that bank records, but for me, Mr. Chairman, I am not a lawyer, but with regards to how authentic is the bank documents being presented to us by former Senator Trinas, we must ask the AMLA, Mr. Chairman. So, with that, Mr. Chairman, unless Senator Trinas can present to us another document that bank records came from an authentic, competent agency of government, Mr. Chairman. In this case, it's the AMLA. Now, Mr. Chairman, so with that, Mr. Chairman, this is a very serious accusation. So, Mr. Chair, Congressman Paduano has asked the floor, but with the indulgence of I think the chairman has ruled a while ago the sequence of those people present in this hall to answer. Okay. I think we must follow that, Mr. Chair. Thank you for reminding the chair, Congressman Akop. Now, Congressman Paduano, please proceed if that is your last. I am sorry. I thought that you were tapos na. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Anyway, Mr. President. Now, with that, Mr. Chairman, and the former president has a while ago has a commitment to waive his right with regards to all the bank accounts that was mentioned by former Senator Trillanes. Now, Mr. Chairman, pwede naman parallel yan, unlock at the same time, new waiver ng, if the president, former president, will sign a waiver with regards to all those bank accounts. Thank you, Mr. Chairman. I will sign it, the document, tomorrow, and I will hand it kasi gagawin pa ng abogado. But I said, if there is an iota of totoo yung sinasabi, I will hang myself in your presence. I will invite you all to be a witness. Okay, thank you. Mr. Chairman. Congressman Paduano, si Congressman Bong Teves, and then I will allow former Senator Trillanes after Congressman Bong Teves. Thank you, Mr. Chair. This is my last question. Siguro naman, first, Mr. President, lahat po na tinanong ko po sa inyo ay galing po yan kay Mr. Jimmy Guban. Not for me. Kasi po ay
na-invite na natin siya rito bilang isa sa mga resource person sa mga naunang hearings. And then, may ask Mr. President for my last question. Given na po na na-acquit si former Senator Laila De Lima sa mga kaso niya tungkol sa drugs, as now, Mr. President, naniniwala pa rin po ba kayo na si former Senator De Lima ay queen of all drugs lords? Sir, I go by what is the reality of the day. Pag sinabi ng korte, inosente si De Lima, inosente si De Lima. Wala tayong magawa dyan. Kung magsabi si ang korte, guilty si Duterte, wala rin kayong magawa dyan. That's a democratic process. Ibig sabihin po, nagkamali tayo ng pag-ahusga, pag-akusa kay former Senator De Lima. Thank you very much, Mr. Chair. Okay, former Senator Trillanos, you are now recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mr. President, after the former Senator, the Chair will recognize you. May I be given... Yes. Going to the bathroom? Okay. We'll have a 2-minute suspension. I'm sorry. here in the room. Mr. President, you will be reacting to the... Yes, sir. Query. Sabi, De Lima na acquit? Yes. Ang tanong natin kanina is, ang na-acquit po si Secretary, si Senator De Lima, at sinasabi po ni former President na kung ano ang hatol ng batas ay sampo ang masusunod. Ibig sabihin, nagkamali po ba ang ating dating Pangulo sa pag-akusa kay former Senator De Lima na siya ay isa sa mga queen ng drug lords? Sir, saan mo narinig yan? Bigyan mo ako ng kopya. Saan mo narinig yan? A recording or a newspaper? Pangalawa, sir, nakalimutan ko na tuloy ang iksuhin. You know, do you need, Mr. President, a moment to... I'm just collecting my mind, sir. Okay, go ahead. Naipon na kasi. We'll give you time, Mr. President. For the meantime, the chair would like to recognize... May I ask, sir, for a recess of just 1 minute? Yes, we'll give you a 2-minute suspension. The hearing is suspended.
Hearing resumed. Mr. President? Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako, si itong si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito, ito po yung naging basis ko nung plunder case na finile ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng ombudsman. At ang Deputy Ombudsman, Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him, siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, eh pwedeng ma-access yon with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibi. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. Of these accounts, no? So, ito naman pong mga cheque na in-cash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers' checks po yan. Hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chairman. Thank you very much, Sir, I have to respond to it. This guy, former President, is with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Di, wala naman. Ano eh, ngayon na. Wala pong galunan. Mr. Chairman. I'll give you ano. Sasampalin ko sa pulit, sa... Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Lolo, order, please, order, order. Please, please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended.